Apo, Mr. Chair. So, sabi mo, tinong kita, kasi sa TikTok niya, okay siya. Yes, Mr. Chair. And I was asking you kung ano yung mga post niya o upload niya sa TikTok, sa social media. Wala bang ma-insinuation na siya ay inabuso na? At meron ka sana sinasabi at na-interrupt. Apo. At ano yun? Dalawa po yung natatandaan ko doon, yung sa aking mga tumatak lang po. Yung una po is, kung masama raw po yung pumatol sa bata, I'm sorry. So, yung pong isa. Tapos, meron din po akong nakita doon, gagaya ng madami pa po, Mr. Chase. Pero so, po so therefore, alam nyo na pala na may nangyayaring hindi tama. Then you should have called her attention. Kinausap siya. Ano ba itong post mo? Julie B, mukhang meron natang hindi maganda na nangyari dito. You should have talked to her. You should have counseled her. You should have talked to the employer. But you didn't do anything. Mr. Chair, yung pagtingin po doon, nakalkal lamang po yung Facebook at saka yung TikTok. Nung pumutok na po yung balita, na kasi we were trying to check kung yung sa TikTok ba nangingi po siya ng tulong. That's just the intention why we're checking agad-agad yung Facebook. Baka then therefore, hindi nga kayo nagmamonitoring. Kasi kung nagmamonitor kayo, then nakita nyo sana yung post niya sa TikTok. Ang part po ng that should be part of your monitoring system na chine-check nyo yung mga post niya sa social media. Wala naman masama kasi public naman, di naman private yun. So dapat merong nagmamonitor sa inyo because that's the only way na para malaman nyo yung kalagayan ng OFWs natin because doon sa social media, sinasabi niya kanyang sitwasyon sa kanyang mga kaibigan, kamag-anak. Yes. So if you only do the proper monitoring kasama yung pagmamonitor ng mga posts sa social media na nakita nyo na sana yon, then you should have talked to her. Yes, Mr. Chair, we understand. Ganito po, Mr. Chair. Dalawa po klase ang klase ng monitoring. The monitoring that we do sa PRAs at monitoring na ginagawa ng FRA kasi both agencies are required. No, sir. Huwag ka mag-poncho pilato. Huwag ka mag-pulis ng kamay. Very simple lang sa akin. Yes, po. Monitoring. Kasama sa monitoring nyo, minomonitor nyo po yung mga post niya sa social media. Dahil doon, nasasabi niya yung kanyang kalagayan, yung kanyang sitwasyon, yung kanyang damdamin, yung kanyang sama na loob, kung ano pa man, etc., etc. Then dapat, kung meron talaga kayong proper monitoring, nahuli nyo sana yon. At then, kung nahuli nyo na yon, kung talagang may ganun na post, then you should have talked to her. You should have called their attention. Yes, Your Honor, you are correct. So, ibig sabihin mo, so I'm correct. Yes, Your Honor, tama po yun. Ang sa amin po, Mr. Chair, yung sinasabi ko talaga, yung pag-trigger ng pag-check namin doon sa TikTok, normally Facebook lang po sana. Kasi nauna po, kami, hindi namin nakita yung TikTok, Facebook, maaaring sinicheck namin. Pero yung sa TikTok, dalawa pong TikTok account, late lang po ito at ang mga naglilitawan lang po sa amin. Kaya nakita namin na mayroong TikTok account, check nga natin dito, baka kako mayroong nanghingi ng tulong dito sa account niya. Pero normally sa Facebook, pag-check po ninyo, wala po doong any trace po na nanghihingi po siya ng tulong o di kaya nabugbog po ba siya or yung ano. Kasi yung kayo, gaano ba kadalas kayo pa yung gumagawa ng monitoring sa inyo? Hindi lang kay Julie B. kundi sa lahat ng mga workers ninyo. Yes, Mr. Chair, thank you very much para ma-explain ko po yung hindi sa direction lang. Sabi mo, once a week, twice a month. Weekly po, Mr. Chair, yung nire-report namin. Stay to the point. Every week? Yes po, dapat weekly po. Anong dapat? Apo, weekly po. Sinasabi ko, dapat weekly talaga sila. Ms. Rachel, weekly? Actually, Mr. Senator, daily po, meron pong nag-iin ano sa amin sa OMS, nag-a-update. And then okay, daily? Yes po. Ilan ang gumagawa ng monitoring na nagre-record? Normally po, on sa welfare is isa lang. But isa lang? Okay, yes, isa lang. Pero, now, wait. Isa lang. Ilan ang workers niyo sa Kuwait na na-deploy? 150 as of this month. 150? Yes, so 150, isa lang ang nag-check, nag-monitor? Let me finish po, Senator. Actually po, isa ang sa normally sa ano, sa pero if there are slack time naman po, I allow my, some of my, I delegate the task kung sino yung hindi ano na, mag-monitor din siya. So I'm delegating the task as well to others na ano na hindi busy po, Your Honor. Alam ko nga. Noong January 23, during a consultative meeting, Attorney Castillon, nakalagay dito, ikaw ay representative ng OFW. Ako, OFW. Yes, Mr. Chair. Bakit ako, OFW? Dapat nilagay mo, ako, representative ng recruitment agency. Mr. Chair,
Marami po kasi ako. You misrepresented yourself. Yes, Mr. Chair. Marami po kasi akong sinasalihan talaga ng organization. Ako rin po ay legal advisors ng mga OFW advocates. Pinagsasama ko po yan yung pagiging... No, you misrepresented yourself kasi kaya nga binigyan kita na maraming pagkakataon magsalita nung last hearing. Pinabayaan lang kita thinking na ikaw ay pro-OFW. Eh, ikaw ay pro-recruitment agency. You cannot have two masters. You never should do that. Na ikaw ay pro-OFW and then pro-recruitment agency, na alam naman natin itong recruitment agency ay palaging nireklamo ng mga OFW dahil sa walang ginagawang aksyon para ma-address yung mga problema. So ang ginagawa mo, namamangka ka sa dalawang ilog. It's either a recruitment agency ka representative or ikaw ay representative ng OFW. The last time you were here, you misrepresented yourself by addressing yourself as ako OFW. Mr. Chair, let me explain. Ako po kasi ay nagtatag ako po ang nananawagan ng pagkakaisa ng recruitment agencies, welfare officers, yung mga advocates po at saka workers. That's why I actually put up an organization, yung tinatawag po na SWARM, kasi napansin ko kasi nag-aaway-away po sila. So I was the first one to make a call na kung po pwede, sana po magkasama-sama na po yung sa PRAs, yung mga advocates po natin. So you are representing all the recruitment agencies in the Philippines? I am, no Mr. Chair, I have clients lang po Mr. Chair, not all. Kasi marami po Mr. Chair. Mga clients ko po, mga nasa hundreds po, Mr. Chair. How many recruitment agencies are there in the Philippines? Mga less than a 1,000 po ata sa land-based. Mga nasa 1,000 siguro po, more or less. How many recruitment agencies do you represent? Mga nasa hundreds po, Mr. Chair. You represent also Catalyst? Yes, Mr. Chair. So you know very well that Catalyst has a lot of violations? Yes, Mr. Chair. So you can answer my questions? Yes, Mr. Chair. All right, how many cases, ilang kaso meron na Catalyst? Yung pending na lang po namin ngayon is nasa 7, Mr. Chair. Yung, ilan? 7 po ang pending. Hindi ba 12? Yung pong 12, nagre-reflect po kasi sa system yon. Pero yung 12 po, that's correct po, pero yung active po namin ngayon na inaayos sa 7. What are these cases all about? Yung mga cases po na yan is lahat po ay recruitment violations. Excuse me? Recruitment violations. Oh, recruitment violations. Yes, Mr. Chair. Excuse me, I see Mr. Ardal Ignacio raising your hand. Are you raising your hand? Thank you very much, Your Honor. Mr. Chair, I would like to buuin ko lang po yung sinabi ko kanina para yung pregnancy ay masaran muna natin yung information. Mr. Chair, can we ask Attorney Panyero, pakipatay naman yung mic mo. Para, ayan, thank you. Yung pong autopsy report from Kuwait, marami pong binanggit, fractured skull, face, lower jaw, recent bruises, ravaged brain, but there is no categorical mention here of pregnancy. So we would like to... That autopsy came from Kuwait? Yes. Kuwait? Mr. Chairman, kasi napansin ko lang, hindi din siya representative nung Kuwaiti suspect. Hindi, okay, thank you. Mabuti na kasi baka mamaya kukuyugin ka rito. Hindi kami ha, baka sa labas kukuyugin ka, wag naman sana. Okay, what are these recruitment violations? 7. Yes, Mr. Chair. Ano ito, can you, pwede mo ba isa-isahin yan? Medyo, yung nature po kasi ang dami pong mga provisions yan, pero... Yung term po kasi na recruitment violation, Mr. Chair, definitely yung sa rules and regulations, pag may na-violate ka po doon, pagka dinakit po talaga yan, idadakit nila as term po talaga, general term is recruitment violation, but it does not necessarily mean na the agency is very notorious kapag ka meron siyang RV. Kasi minsan kahit yung... They have seven recruitment cases, hindi pa ba considered as notorious yung... Mr. Chair... maraming salamat po. Explain ko lang po kasi minsan ang ating recruitment violation, yun po kasi ang term na ginamit ng rules. Pero kahit po alimbawa pumunta po ang PUA, naghanap ng financial statement, wala po. That is a recruitment violation. Pumunta po alimbawa sila sa isang office tapos may nakita po nila yung mga advertisement doon, wala pong mga license number. That is a violation. Recruitment violation na rin po yun. Kasi classified po siya into 3. Serious, less serious, at saka light violation. So even
the lightest violation. So what are the status of these cases? These are all pending. Nasagutan po namin yan, Mr. Chair. And sa mga cases naman namin, mostly po na nadidismiss din po, Chair. At Mr. Chair, meron din pong kaso kasi na... Magaling kang magpa-dismiss ng mga kaso na ipinifile laban sa iyong... Mr. Cliente. And so why represent yourself as ako OFW? Mr. Chair, like I mentioned... Kung pinapadismiss mo lang pala yung mga kaso na ipinanim ang OFW sa mga recruitment agency, so therefore, hindi ka representative ng OFWs. Representative ka ng mga lokolokong recruitment agency tulad nitong nirepresent ni Ms. Rachel Durugas, Rukas. Mr. Chair, yun po kasi diba? Mga kaso, katalunan yung in-re proceedings, Mr. Chair. No, sir. 100 recruitment agency na represent mo at galing mismo sa bibig mo. Yes, Mr. Marami, Chair. May mga napadismiss ka ng mga kaso, di ba? So, na pinahal ng mga OFWs. Penalize din naman po yung exactly. Iba, Mr. Chair. So, therefore, iba po. You're representing the agencies, recruitment agencies, not the OFWs. Kaya next time, huwag ka na magpanggap na ako OFW. Hindi ka OFW eh. You're a lawyer. Sana nilagay mo ako attorney ng mga recruitment agency. Mr. Chair, kasi... Hindi, the last time nakalagay dito, ako yes, OFW. Yes, Mr. Chair. Kaya nga pinasalita kita siguro. Isang oras ka ata ng salita noon eh. Ang yabang mo pa noon. Hindi nabilib ako sa'yo. Tululaway ka pa habang nagpapaliwanag ka, sarap na sarap ka. Yun pala, binudul-budul mo kami. Mr. Chair... Sabi ko nga po, Mr. Chair, ako po ay nagtayo po ng organization. Mr. Chairman, if I may, I think we have heard enough from you, sir. Just an administrative matter, Senator Jinggoy. Yeah, please. In the light of what Admin Arnel Ignacio made mention to all of us, na may proof, na may na negative for pregnancy, etc., may I move, Mr. Chairman, that the statements made by this... Attorney Castillon deleted into the records of this committee, Mr. Chairman. Very damaging po yung sinabi niya ng walang basis eh. So I just wanted to make sure na it's deleted in the records of this committee. I was gonna tackle that. I second, Mr. Chair. Anything about the reproductive health of the deceased should not be included in the records in the light of the statement coming from Administrator Ignacio referring to a medical certificate. Huwag na nating siraan yung patay na. And in that regard, I want you to apologize. Yes, Your Honor. I want you to apologize. I'm sorry, Mr. Chair. Kasi record na hawak mo at record na hawak ng OWA ay magkapareho. Now, dito sa record mo sabi na pregnant. Dito sa record niya, sabi hindi. Pareho naman galing niya sa Kuwait government. Magkaiba so po, Mr. Chair. Eh, baka nagdoktor-doktor ka. Dapat hindi ka attorney, dapat doktor ka, kwak doktor. Hindi po, Mr. Chair, but ito po ay, sabi ko nga kanina, the information that we report to DMW is merely dependent upon... No, sir, kasasabi mo lang na ito po. Dyan sa record ng pregnant. Sabi dito, walang any indication na siya ay pregnant. This is official. Ayan, galing sa Kuwait government. Official, this is official. Saan galing po yan? Saan galing, Mr. Ignacio? This is from the Kuwaiti government, the first autopsy that we acquired. Yes. Kasi bukas ka agad ng bukas ng iyong malaking bibig para kampihan ang iyong agency na loko-loko. Mr. Chair. Para masulit yung bayad sa iyo ng mga agency. Hindi mo malang chine-check to make sure, fact check, double check, triple check, na kung yung dokumento ba yan ay tama. Saan ba yung source mo? Sino nagbigay sa'yo niya? Ito po yung maunang ibinigay po ng foreign agency na letter. Foreign agency? So not the Kuwaiti government? Kuwaiti government. Ito Kuwaiti government eh. Yung pala sa'yo foreign agency. So pwedeng dinoktor yan ng foreign agency, FRA. Mr. Chairman, I think he is about to issue an apology. Okay. Yes, I apologize and I do not object for the deletion. Thank you, Mr. Chair. I apologize. You have no right to object. I'm sorry. I apologize. Don't lecture us. Apologize to the committee and to the family of the deceased. I apologize to the committee, Mr. Chair, and to the family of the deceased. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Attorney. Tapos na tayo doon. So, Mr. Chair, inaamin mo na mali ka at inaamin mo na mali ang dokumentong yan at nag-apologize ka sa family ni Julie B. Yes, I apologize, Mr. Chair. Can we hear it one more time?
I apologize, Mr. Chair. Okay. So maliwanag na tayo dyan. Next time kasi, abogado ka pa man din, di ba? Yes, Mr. Chair. Yan ba tinuro sa inyo, sa law school nyo, kung saan ka nag-graduate? Ganun ba ang turo sa inyo na basta-basta lang kayo magsalita na hindi pa nabe-verify yung facts na pagagalingan ng iyong sasabihin? Okay? So anyway, I'm not a lawyer, pero this is like common sense siguro na dapat chine-check mo muna yung mga facts na sinasabi mo, especially if these are sensitive information. At least siya galing sa Kuwaiti government, ikaw pala galing sa FRA. You should know better. You're a lawyer. Dapat kumuha ka rin sa Kuwaiti government. Huwag kang umasa sa FRA. Kasi ang FRA at saka itong opisina ni Ms. Rocas, eh pwede naman magsabwatan yan para pagtakpan yung isang problema. Anyway, now let's move on. Okay na tayo dyan. Okay. Huwag mo na ulitin ha. Magpakabait ka na. Okay. So, ano pong pwede natin gawin ngayon? Bukod dun po sa mga suggestions ko na para matigil na po itong paulit-ulit na lang pang abuso, pagmamaltrato, pagmamurder sa ating mga OFWs. Yusek Olalia? Or, sir, si Admin Arnel po may be recognized. Thank you very much, Mr. Chair. From the experience of OWA, most of the cases that escalates into violent stage, such as what happened to Julie B, usually stems out from conflict of culture. Ngayon po, madalas sinasabi natin, kailangan yung ang Pilipino ay mag-adjust lagi sa kultura nila. Now, in case, this is just my humble suggestion. Now, in case we'll be talking to the government of Kuwait, or for that matter, any other government who loves the Filipino. Now, why do they love the Filipino? Kasi masayahin tayo eh. Malambing tayo, and we are the only people in the world na marunong ng malasakit. Wala pong kahit na anong nasyon ang naiintindihan ng malasakit. Now, what is my point? Para po ito ay manatili yung gusto nila na quality natin. Palagay ko po, suggestion ko labang naman, na sa kahit na anong agreement, kailangan payagan mo ang Pilipino sa kanyang pamamaraan ng buhay. Yung pong TikTok, sa atin po wala yung harm. Ngayon sa kanila meron, but they have to accept that because you want a Pilipinong malambing, may malasakit, ito ang bumubuhay dyan sa malasakit na yan eh. Mahalaga po sa Pilipino ang birthday, mahalaga sa Pilipino ang kwentuhan, ang tawanan, ang marites. Ngayon, tinitingnan natin to na isang mababaw na bagay, pero yung hinahanap mo na kalidad ng Pilipino na pinipili ng napakaraming bansa all over the world, it emanates from this nature of the Filipino as fun-loving people. And kung aalisin mo yan, nasasabihin mo sa kanya, abay, dapat ganito ang sundin mo dahil kailangan, mawawala lahat yon. At pagka siya ay nalungkot na, sumimangot na yan, ang sasabihin niya, gusto ko nang umuwi. And then, that is where the problem starts. Diba? Ako naman, Mr. Chair, if I may... Okay, Senator, pakasingit lang, Senator Jigoy. Yung mga sinasabi niyo, thank you, Mr. Ignacio. Inasabi ko na yung kanina, doon sa pagdating sa bilateral talks, ito yung natin sa kanila, imposed, na magkaroon ng pre-engagement orientation, sinabi ko na yan, para ma-orient yung mga employers tungkol sa ating kultura at tradisyon, kung sino tayo mga Pilipino, nirespeto natin yung kanilang kultura at tradisyon, dapat respetuhin din nila yung kultura at tradisyon natin, which is point well taken. So, at least narinig po ng DMW. Okay, sorry. Senator Jingoy, go ahead, please. Thank you, Mr. Chair. Tama naman lahat ang sinabi ni Admin Arnel na kailangan na sundin natin yung ating kultura. Pero naman, pag nandun ang ating mga kababayan sa iba't ibang bansa, kailangan din naman nila sundin yung kanilang mga batas. Dahil pag hindi naman nila sinunod yung kanilang mga batas doon, eh, makukulong din yung ating mga OFWs. Kaya siguro, bago pumunta sa host country, kailangan siguro magkaroon ng orientation ng ating mga OFWs. Kung ano talaga ang kanilang mga batas, halimbawa sa Kuwait, o sa Qatar, o sa Dubai, or sa Saudi, kailangan siguro ma-orient fully. Dapat ma-fully orient yung ating mga OFWs. Senator Jingoy, meron tayong PIDOS. Doon sa PIDOS, in-orient yung OFWs, mga do's and don'ts, and then post-arrival. Meron sila. So, ang kulang lang talaga yung orientation.
yung sinasabi po ni Mr. Ignacio na dapat ma-orient yung mga employer tungkol sa kultura, tradisyon natin na tulad mong sinabi, I agree, we are happy people. Kapag may problema, hindi natin dinidibdib, kinakalimutan natin, we do something not to forget a problem, and one of those things na para to relieve stress is mag-TikTok, makipag-communicate sa mga kaibigan, makipagtawanan, makipagmarites, na they should respect that because that's our culture. As long as hindi nakasakit sa kanyang employer, hindi nakasakit sa kultura at tradisyon ng mga ng host countries, na employer. In this case, yung nag-TikTok na binugbog, eh nag-TikTok siya sa loob ng kwarto niya, nakakulong siya. She was inside her room. Siguro narinig na merong music, she barged in, this employer, pumasok sa pilitan para lamang sabunutan, saktan yung OFWs natin. So, that kasama dapat dun sa sinasabi nyo nga, pre-engagement orientation, yung suggestion ko. Diba? And then yung neuropsychiatric exam, very important yun. Kasi, paano natin malaman na may topak na pala yung employer o anak nun. Diba? Dapat they have to pass that. And then police clearance dapat. Diba? To make sure na, kasi bago lumabas sa ating mga OFWs, katakot-takot na clearances ang kailang ma-present. Diba? Ay dapat ganun din ma-employer. Health clearance din. Eh baka mamay, may mga TV. Tuberculosis, eh yung employer, di mahawaan pa yung OFWs natin. Dapat meron din sila. Kung anong pinagpagawa sa ating mga OFWs bago pumunta doon sa abroad para magtrabaho sa isang household, ganun din dapat ang gawin ng mga members of the household, all the members of the household na pagsisilbi ng OFWs, magkaroon ng health clearance, police clearance. Di ba? Para patas. Huwag yung palagi na tayong baw na baw sa kanila.